Buridibod na isa sa mga putahing gulay na ipinagmamalaki ng mga Ilocano, ating lasapin sa report. Sabi nga nila kung sa probinsya, pagkain ay sariwa, lalo na kung mga gulay at isda. Literal din na kung may itinanim, may aanihin. Gaya ng mga nagkalat na puno ng malunggay at yan ang ihahain sa atin ng mga Ilocanong estudyante. Mula sa dahon at bulaklak, ngayon naman ang bunga ng malunggay. Sahog sa paboritong buridibod ng mga taga-norte. Unang pinalambot ang kamote na siyang magpapalapot sa sabaw ng buridibod. Sunod na ilagay ang hiniwang luya, kamatis, alamang at bagoong. Maya-maya pa, maaari nang ilagay ang bunga ng malunggay kasamang iba pang gulay. Sa pinakbed po kasi, lalagyan po siya ng bawang, sibuyas, pero sa buridibod po is kamatis at saka luya lang po yung ilalagay. Heto na ang buridibod. Perfect, mapaagahan, tanghalian o hapunan. Ang iba sinasahugan pa ng karne. Hindi po siya masyadong komplikadong lutuin. Wala po siyang formula na dapat sundin. Pwede mo pong tansyahin yung mga ingredients na dapat na ilagay. May taglay na protina, calcium, iron at mayaman sa vitamin C ang bunga ng malunggay. Pinasustansya pa ito dahil halos gulay ang recipe. Meron silang taglay na ang Ilocano ay kuripot, pero hindi naman sa ganun. Ang mga Ilocano kasi, sadya lang malikhain. Kumbaga, sa pagluluto, pag meron na silang nakitang mga ingredients sa mga bakuran nila, gaya ng malunggay, saluyot, kamote, pinagsasama-sama na nila ito para gawing isang masarap na pagkain para sa buong pamilya. Ang gulay ay importante ang pinagkukunan ng nutrients gaya ng potassium, dietary fiber, folic acid, vitamin A and vitamin C. Ang mga gulay ay mayaman sa potassium na nakakatulong na mapanatili na healthy ang daloy ng blood pressure. Masustansya? Check! Pasok sa budget? Check! Mangantayon ka puso! Kasama si Reynold Velasco, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon.